Tulungan po na po yung mga ushers, yung mga kapatid po na dumarating. Please occupy the front seats na makante except the two lines para po sa ating mga pastors. Para po sa mga pastors na hindi napapansin ng mga ushers, ay dito na po kayo dumiretso sa bandang para makapagpuan. At exactly 6:30 we will start po. Nasa kailaw pa daw pala yung maraming people. Pero anyway po, basta 6:30 po we will start kasi masyado na po mahaba yung 30 minutes na lumipas sa ating nakatakdang oras. So we have to be disciplined po for our time also. As Christians, ano po. So tama na po yung 30 minutes na grace period natin. Sa susunod po, wala na grace period. We will start at exactly 6 p.m.
1, ano po, magbatian muna ang bawat isa para naman makilala nyo kung sino yung inyong mga katabi ngayong gabi. Ayan, so after ng ating welcome song, we'll have another song and then the opening prayer. Na ililig sa atin mamaya ni Pastora Norma Orpiano. Amen. Sige po, tumayo po tayo lahat. Amen. Thank you.
Jesus, Lord, I pray.
course, makakasama natin sila sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Amen. And again, mga pastors po na nasa likod, ay dumito na po kayo sa bandang harap para naman po nakikilala ang ating mga lingkod, ang mga lingkod ng Lord sa bayan ng Dipakulaw at sa iba pang bayan. And also, we also acknowledge the presence of our Vice Mayor and his company. Ayan, wala pa po yata ang ating mayor. Ayan. Ayan, sige po, patuloy lang po yung pagpasok ng ating mga bisita sa gabi ito. And tonight, I'm calling Pastor Elmer, the BMF chairman, to give us an opening remarks. Hello po. Magandang gabi po sa atin na, ha? Tama po, wala mong kawasa. Hirap lang tumayo dito. Sana po wala kang makikita. Yung ilaw lang, napakalakas. Sige po. At muli, tunay nga na sa atin pong pagpapasimula. Parang mapakahirap bawat iglesia na atin pong i-welcome. Pero gawin na lang natin ang mga bawat iglesia o churches ay welcome po tayo. Hello po. Sa amang galing iglesia o church, ay tayo po welcome lahat. Lalo-lalo na po ang mga tiga-dipakulaw. Bumalakpak po. Ayan. So, ang mga bisita po natin, mga tiga-Maria. May tiga-Maria po ba? Ayun. Maria. Okay. Ay, hello po, sir. Ang ating po, mga kapatid na tiga Baler. Ay, wala pa. Mga tiga Baler. San Luis. Wala pa din. Okay. Di ba po, tayo po lahat ay welcome na welcome. Lalo ikig sa presensya po ng ating Panginoon Diyos. Ay welcome po tayo at tayo po ay magsaya sa presensya ng Panginoon. Hello po. Ay, wala talaga akong kausap. Ayun, mayroon. So, alam ko po na tayo po narinig po. At ako po ay nag-welcome sa inyo. Kaya tayo po lahat ay welcome na welcome. Lalo higit. Ayan. Ang ating pong mga kapatid, kababayan, na kung saan ay first time na umatid ng Night of Praise sa aming pong bayan ng Dipakulaw. Ayan. At lalo sige sa ating pong mga konsehal, kay Kilabais, yan. Sa ating bisita, mamaya sila na po siguro magpapakilala. Ang ating pong mahal na mayor, ay wala pa po ba? Yan. So alam ko po, sa ating pong pagpapatuloy, bibigay ko lang po sa ating pong napakagandang MC. Sige na nga po, papayag na ako. Gusto naman pala ba? Ayan. Sige po, sa ating pagpapatuloy, ulit po ako po ay nakikiusap sa inyo, ano po, na pag nakaupo na po tayo sa ating mga upuan, hindi na po tayo tayo ng tayo. Alam ko, magulo lang tayo sa part na yun kasi nagdadatingan pa lang ang mga people of the world. Ayan. Kaya alam ko, pag nakasettle down na po tayo, tayo na po ay kumbaga maayos na, ano po, hindi na yung tayo dito, tayo doon. Dahil kami po ay nanihilo sa harapan. Ano po. At ngayon pa lang, pinakauna ko na po sa inyo na sabihin mo sa katabi mo, ikurot mo yung medyo mararamdaman niya, tatapusin natin ito. Pag po nakapasok na, pag mamaya po ay wala na pong nagdadatingan, ipapaklose ko na po ang gate. Ano po? Nandyan lang po ang CR. Ayan. Kaya mamaya po, pabantayan ko sa mga ushers ang mga pintuan. Huwag niyo po silang awayin. May kapulisan tayo doon. Sila rin po yung magbabantay para po sa mga uuwi na huwag po nilang pauuwi. Ano po? Isa po sa part ng isa po sa part of discipline natin pag umatin tayo ng gawain. Ano?
Kaya ngayon pong gabi, tayo ay magpapatuloy na sa ating gawain. Kanina po, binuksan tayo ni Pastor, a mix of opening and welcome. But to welcome us, tonight, I'm calling our Honorable Vice Mayor Franklin Reyes. Salamat po, Pastora. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Siyempre po sa ating mga bisita, sa ating magalanggala, kasama po natin ngayong gabi sa Gunayang Bayan, Ace Francis Habar, kay Kagalanggalang Gusto Mark Reyes, Kagalanggalang Ibarmin Calbunel, at Kagalanggalang Johnny Cachuela. Kasama rin po natin ang ating bukal Jennifer Naranjan, maraming salamat po at nakarating po kayo. Ang ating pong municipal civil registrar, si Mag Judy Cachuela, at siyempre po sa ating mga nagpunyagi para po papagtagumon po ang pagdiriwang po ng ating night and place ang lahat po ng mga pastor na nandito. Ay bihan po ng ating minamahal po na mayor ay hindi po natin siya kapiling ngayong gabi sapagkat biglaan po siyang tinawagan po sa Maynila upang tanggapin po ang isa naman po natatanging parangal na tinanggap po ng bayan po ng Dipakulaw, yung pong anak. Bahagi po, kasama po tayo sa national level ng Drug Clear. Ito po, bayan po ng Dipakulaw. So, praise God po. Palakpakan po natin ang bayan po ng Dipakulaw. Ang ginagalap po nating pagdiriwang po ng Night of Praise ay isa po pasalamat. Siyempre sa ating minamahal na Panginoon na kung saan ay sa loob po ng isang taon na ating pabubuhay sa bayan po ng Dipakulaw ay hindi po niya tayo pinabayaan. Pagkos ay tumanggap pa tayo ng napakaraming biyaya. Kaya marapat lamang po, napasalamatan po natin ang ating Panginoon at sana susunod pang mga panahon ay muli ay gabayan po niya tayo upang lalo pang ubundat ang bayan po ng Dipakulaw. Muli po, magandang gabi, Happy Foundation Day and Merry Christmas. At mamaya mayroon po tayong isang, mayroon po akong isang sorpresa sa inyo.
Please welcome the Outside Warriors dancers. Let's go. Please,
yung aking surprise tonight. Ready na ba ako dito? Ayan. So habang inaayos pa ay tinatawagan ko po ang magbibigay ng message ni Mayor sa katauhan po ni Sir Alan. Ay, magpiling ko ang buwan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. At the same time, may binabati po kayo mga anak ng ating Panginoon sa gabi po ito. Ito po ang ating hudyan para sa ating unang gabi ng ating part ng 73rd County University. Kaya nalaman po ay hindi po makadalo ang ating punong bayan dahil ngayon po ay kasalubuhay na sa travel papunta po Manila para kuhanin naman po yung award ng LGD Pangulaw bilang isa sa national awardee ng ating awardee ng DALG. Ito po yung ATA. Ibig sabihin po yung Anti-Drug Abuse Council na kung saan ang LGD Pangulaw po ay isa sa recipient for national awardee. Kaya bukas ang tatanggap po ng ating award ng ating tutor bayan sa isang type ng ating kapulisan. So maraming salamat po sa pag-intindi na wala po ang ating punong bayan. Kaya na lang po, nandito na po ang ating ever supportive na pangalawang punong bayan, Vice Mayor from Jay Reyes. At the same time, ang ating isang punong bayan members, nakita ko po dyan si Consan Ace Francis Sabar, si Consan Arling Arbonel, si Consan Gusto Mark Reyes, at saka si Consan Han Joanna Salamanca. Ito po ang mensahe ng ating punong bayan. Tunay nga po napaka-espesyal ang gabi ngayon dahil bukod sa ating pagdiriwang ng adibensary ng Dipakulaw, tayo rin po ay magkakasama. At binabati ko po pala si Consul Janica Choy po dito rin po, nakasama rin natin. Pagdiriwang ng adibensary ng Dipakulaw, tayo rin po ay magkakasama upang magbigay tugay at magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kapastoran. Ang kanilang pagiging bahagi ng gabi nito ay isang pagkakataon ay pakita ang ating emosyon at pagpapasalamat sa biyaya ng pinagkaloob ng ating mayroon. Sa bawat hakbang ng ating bayan tungo sa pagulan, hindi natin dapat kalimutan ang pagpasalamat sa patuloy ng biyaya ng ating pagulan. Ang gabi nito ay hindi lamang pagdiriwang ng ating tagumpay, kundi pagpapahayag din ang ating pananampalataya at pasasalamat sa ating dakilang lugar. Sa tulong ng ating mga pastors, sila ang magbibigay ng espiritual na gabay sa ating komunidad. Kanilang pinakahayag ang salita ng Diyos at nagbibigay ng inspirasyon sa atin upang patuloy tayo magmalasakit sa isang isa at magtulong-tulong sa paglaganap ng pagmamahal at kabutihan. At habang tayo po ay nagpapasalamat sa bawat tagumpay ng pagunan ng bayan ng Dipakulaw, maging na tayo sa pag-alalay ng ating mga dasal at pasasalamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Isama namin sa ating panalangin ang patuloy at kamuluan ng ating mga pastors at hinihiling natin na patuloy silang gabayan sa kanilang misyon na magbigay liwanag at pag-asa sa ating mga komunidad. Sa ating pagdiriwang ng night of praise, tanda natin na ang ating pananampalataya at emosyon sa panalangin sa ating Panginoon ay bahagi ng pundasyon ng ating bayan. Patuloy tayong magtulungan at magpasalamat sa biyayang pinagkaloob sa atin. At patuloy na mag-alalay at magbigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Maraming salamat po sa ating mga pastors at sa inyong lahat na nag-alalay ng inyong panahon, nag-alay ng inyong panahon para sa gabi nito. Patuloy po na tayo magdasal at magpasalamat sa biyayang patuloy na dumadaloy sa ating bayan at komunidad. Mabuhay ang bayan ng Dipakulaw, mabuhay ang lahat ng nanampalataya, mabuhay ang mga kaharap, magandang gabi po sa atin. Ito po ang mensahe ng ating punong bayan ng Mayor Janica Choy Palatino. Ayan, sige po, patuloy lang po alis ng ashes yung ating mga nagkagabunan ng mga kapatid, ano? At tayo ay tuloy-tuloy na sa ating gawain sa gabi nito. Ngayon naman, kung may mga sumayaw kanina, ano po,
Pero tapos ngayon, ayaw nilang sumayaw. Ayan. So, ang mga anak ng Diyos daw ay kailangan marunong sumayaw. Kasi sa langit po tayo sayaw ang pagsakba, pag-awit para sa ating Panginoon. Eh kung hindi ka marunong, paano ka papasok sa langit? Mindset. Praise God! Amen! Amen! Are you ready to praise the Lord? Are you ready to praise the Lord? Are you ready to praise the Lord? And yes, I will clap offering to our God. Amen! Yan, ano po natin ang ating mga sarili para tayo ay umawit, uminda, umunda para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen! Tumayo po tayong lahat. Pag sinabi mo, mercy endureth forever.
the goodness of God. Lord, you are good and your blessings are forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. To our God, matchless, endless, love every strength. This is our God. Every chant it raises glory, honor, and strength. Unto our God, unto our God, matchless, endless, love every strength. This is our God. Every chant say, every tribe will see your glory. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O
Sabay-sabay po tayo. Wala kang katulad. Kayo po. Wala kang katulad. Nais marinig ng Panginoon yung papuri mo. Yung tinig mo para po sa Panginoon. Yung puso't emosyon mo para sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Tagalog lang. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Yung katabi mo, pabigin mo, sabihin mo, wala katulad ang Diyos. Wala katulad ang Diyos. Worship the Lord in this place. Hallelujah. We worship you, Father. We lift up your holy name. Hallelujah. Jesus, you are worthy. You are worthy. You alone. You alone. Oh, Jesus. Every knee will bow. Every tongue shall confess you are God. Oh, you are, so we will worship you, Lord. Death could not hold you, the veil tore before you, silence. The heavens are a ring, the praise of your glory, for you are raised to life again. Come on, declare this. And you have no rival, you have no equal, now and forever. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Oh, hallelujah.
beautiful name. What a beautiful name it is. Come on, sing this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares. Nothing compares. Yes. Hallelujah. What a beautiful name it is. Wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. Yes, Lord. Hallelujah. What a wonderful name. You silence the voice of sin.
the praise of your name. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Your sister. Set on you. I was made
Let's bless the Lord. And I will bless the Lord at all times. At all times I will bless the Lord. At all times. At all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Awitan po natin ang ating Panginoon. I will bless the Lord. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Just the voices, hallelujah. I will bless the Lord. And I will bless the Lord. Come on. At all times I will bless
worship your name. Jesus, we worship you, Father. We glorify your name. There is no other name that will be lifted high in this place, God. We proclaim your name, Jesus. We declare the name Jesus. We declare the name Jesus. The name above all names. We will make to worship you. For your presence, God. Oh, thank you, Jesus. We receive your peace. We receive your blessing. We receive strength from God. Oh, Jesus, we thank you, Father. Yours is the glory. Yours is the honor. Come on. Hallelujah. Ibalik po natin ang lahat ng papuri sa Panginoon. Sa'yo, Panginoon, ang mataas na papuri. Sa'yo, Panginoon, pinakamataas na pasasalamat, pagsamba, pagdakila, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord! Amen! Are you blessed again? Again and again, amen, hallelujah. So, napakasarap pong magpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Nangawit po ba yung inyong mga tuhod? But praise God, kahit pangangawit ka, pero sana nag-enjoy ka sa presence ng Panginoon. Amen. 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 Ayan. So, sige po, mga ushers, again, paki-assist yung ating mga kids. Na huwag na silang takbo ng takbo, ano? Yung ating mga dancers, just settle yourselves silently. Huwag kayong maingay na magbihis kung magbihis, ha? Para hindi ma-disturb yung ating pakikinig. Dahil ngayon ay, alam kong we are all excited, amen? Are you excited tonight? Amen? Bakit kayo excited? May artista ba dito? Ako lang, joke. Ngayong gabi, I believe that we are all excited na mapuno tayo ng presence ng Panginoon. Amen. Nag-enjoy na tayo sa mga kanta, nanood na rin tayo ng sayaw. Pero ngayon, makakapakinig naman tayo ng word ng Lord. Pero hindi po ako ang magpapakilala dahil mayroon pong naatasan na magpapakilala sa ating tagapagsalita. Ngayong gabi, tinatawagan ko si Pastor Noel Amansek to introduce our guest speaker tonight. So magandang gabi po sa inyo pong lahat. Wala eh. Mas malakas yata yung sound ng piriyahan eh. Magandang gabi po! Happy Fiesta! Ayan. So, nung nagkaroon po kami ng pagpupulong, tinatanong po nila sa akin kung sino po yung magiging tagapagsalita ngayong gabi. Kay mayroong mga nagbigay ng nagbigay ng mga pangalan at sabi ko nung nabanggit ko po yung pangalan ng ating pong tagapagsalita ngayong gabi, wala naman nang tumutol. At ang tagapagsalita po natin ngayong gabi, naging kaibigan ko po siya almost 20 years. No? Nagkakilala po kami sa Maynila. Actually, yung mga ibang tagapagsalita po natin nung mga nakarang piyesta, yun po, naging kaibigan ko rin po sila sa Maynila. At ang tagapagsalita po natin ngayong gabi, nagkonswerto na po sila dyan sa Sports Complex Baler. Kasama po niya si, kung hindi po ako nagkakamali, kasama niya po si Tony Rodillo.
At siyempre po, ang ating pong tagapagsalita, siya po yung senior pastor ng God is Our Refuge Incorporated. At siya rin po ang kanilang samahan o kupunan. Ang pangalan po ng kanilang kupunan, Vision Keeper Blessed Philippines International. At sila po ay nagkakandak ng konswerto, conference, seminar sa iba't ibang dako ng ating pong bansa, ganun din po sa ibayong lugar. At siyempre po ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi, siya po ay singer, writer at composer. Siya po ang nag-compose at umawit yung awit na kay Buti-Buti Mo Panginoon, Malaya, kasama natin ang Diyos at marami pang iba. So ngayon po, akin na pong tinatawagan ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi. Palakpakan po natin ang kanyang buhay sa Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Luis Boy Baldomaro. Yung pinakamalakas sa palakpak para sa hari ng Dipakulaw. Ay nako. Yung parang huling palakpak nyo na. Woo! God bless Dipakulaw Town! Sabihin nga natin, tumayo nga po tayo muna sandali. Tumayo muna tayo sandali. Ayan. Alam nyo po, wala tayong magagawa hiwalay sa Diyos. So happy 73rd founding anniversary. Makinig kayo maigi, sasabihin ko. Kami po ang grupo na ito ay umiikot sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Dala-dala namin, may dala kaming mensahe na mayroong katugunan sa lahat ng uri ng problema. Okay? Parang sumasagot yung nando doon. Ay, dito lang po kayo dito. Nakatingin, wala kayong tingin doon. Hindi kayo makikinig. Dito lang itong katotohanan. Okay. Okay. So, now unto the King Eternal, Immortal, Invisible, Wise God, be honor and glory forever and ever. Sa ating mga minamahal na mga lingkod bayan, pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo, proteksyonan kayo, bigyan kayo ng kalusugan at kalakasan, at higit sa lahat, gumawa kayo ng history sa inyong panunungkulan. Amen! Lakasan nating amen. Sinong naniniwala na walang imposible sa Diyos? Taas ang kamay. Taas ang kamay! Sinong naniniwala na pagagalingin ka ngayong gabi? Yung malakas na amen! Sinong naniniwala na walang imposible sa Diyos? Ang walang asawa, magkakasawa. O yung mga may asawa, wag na mag-asawa. Huwag ka ng ano ha. Ang mga estudyante, makakapagtapos. Ang mga may utang, makakabayad. Yan ang sinasabi ko, pag may utang, lalakas niyo mag-amin. Okay. Ang may sakit ay gagaling. Ang walang bahay, magkakabahay. Ang walang sasakyan, magkakaroon ng sasakyan. Lahat inaminan talaga, talagang ayaw niyo talaga. Sana all lahat, ano. At pinakamatindi higit sa lahat. Ngayon ang gabi ng kaligtasan. Ang hindi paligtas ay maliligtas! Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, pinakamalakas sa palakpak po para sa ating Panginoon. Okay, come on. Dito ako maliwanag masyado. Pakisabi mo sa katabi mo, mula ngayon, huwag kang magsasalita na walang kausap. Okay. Sabihin, mula ngayon, ang buhay mo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paapoy ng paapoy, payaman ng payaman. Oh, huwag ibumulsa! Huwag ibumulsa! Duman lang sa'yo at ipamigay. Yan, sabihin mo, payaman ng payaman. Kunin kay Lord. I-manage. At ibahagi. At pasaya ng pasaya. Ay nako, yung mga palakpak ninyo ang hina. Sino rito nakakalam ng kantang Malaya? Taas ang kamay! Kung talagang malaya ka, pumunta ka sa harapan at magwala tayo kay Lord. Come on, takbo mga kabataan! Here we go! Woo!
dito. Lahat na nakakalam ng kanta na to, nanilikha ko. Takbo rito, takbo. Pagbilang ko ng tatlo, 1, 2, come on. Dito! Isa pa. Malayang malaya. Ayan na. Naranasan ang ito doon muna. Ako'y pinalaya. Malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Pwede niyo ba'y lakas? Pangyarihan ng Diyos ay aking narana. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Malayang lumundag. Malayang lumipad. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking na. Sing it again, malaya. Naglolo ko yung ating sound system, yung ano natin. Malaya. Malayang malaya. Malaya! Malayang malaya. Todo muna! Ay pinawi niya ng lubusan, kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw. Woo! Malayang sumayaw. Malayang lumundag. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay ito, malayang tumakbo. Takbo! Malayang tumakbo. Kapangyari. Lahat ang makamay, taas! Malayang magpuri. Here we go! Malayang magpuri. Woo! Malayang magpuri. God bless Ipakulaw. Malayang magpuri.
malayang magpuri, malayang magpuri, malayang magpuri. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Yung sigaw nyo, kulang ang energy yung sigaw. Ay, nako. Kaya ako nalikha yung kanta na yan, ako po yung nagkasakit at di ako napagaling ng doktor. Hindi ako napagaling ng doktor at nung panahon na yun, nahiwalay kami sa ng asawa ko. O, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Walang imposible sa Panginoon. Yung wasak na buhay, kaya niyang buhin. Yung mabahong buhay, kaya niyang pabanguhin. Kaya kung meron kang broken relationship ngayon, broken hearted, at pinakamatindi, broken wallet, kaya niyang ibuhin yan. Ay nako, wala, mahina yung mga amin ninyo, mahina. Sige, makakaupo na po kayo. Kaya yung awit na yan ay isang testimony song na binigay sa akin ni Lord at binabahagi ko po. Makinig kayo maigi. Ngayong gabi, walang mag-istorbo sa'yo kasi itong dala naming mensahe is the ultimate solution to everyone's problem. It's all about the kingdom of God and His righteousness. Binago niyang takbo ng buhay namin, naging worry-free kami, naging pressure-free, at naging sugar-free. Oh, intengan nyo dito lang, oh. Now, tingin sa akin. Itong mensaheng dala-dala namin, ito yung mensaheng dala ni Jesus. Na sinabi niya, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, but seek ye first and all ano yan? All, ano yan? Pagkain. All, ano uli? All all. Anong base? Anong tuba? All. Travel. All. 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 Ano yan? Kasalan, mapapangasawa. Tingin sa akin. Hindi yan priority. Wrong priority is idolatry. Sabi ng Panginoon, mula sa bibig ni Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Added lang po lahat yan. Kaya ka nagwo-worry kasi mali ang priority mo. Ang mga kabataan, tingin sa akin, pagpogi, God's will. Pagpangit, curse. Wala kayong ano, unfair kayo. Ang grupo po namin, by the grace of God, ay galing kami sa iba't ibang lupalop ng bansa, lalo na sa Dubai, Abu Dhabi, Southeast Asia, nagkakanda kami ng concert at conference about the kingdom of God. Okay? Ito pa aking anak, kanina rin anak. Si David ay kaisa-isa kong anak na lalaki. At anim na babae, isang lalaki. Napakabuti ng Diyos. Meron na po akong dalawang pastor na anak at ito rin ay magpapastor. So salamat sa Diyos dahil biniyayaan kami ng mga anak na naglilingkod sa Panginoon. Naku, palakpakan ninyo si Lord malakas. Tapat po ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tapat ang Diyos sa buhay natin. Walang keyboard. Nag-ayos pa muna. Teka po. Ayos yan.
habang inaayos ang keyboard. Dalawa ang text na pinili ko. Knowing your identity, living in the power and authority. Genesis chapter 1 verse 26. Mababasa niyo diyan. Na-post na ba, Pastor? Yun. Ayan. Tingin kayo sa akin. Dala namin ang pinakasolusyon sa problema ng lahat ng tao. Kung alam niyo lang. The greatest crisis in man's life ay hindi political crisis. Hindi financial crisis. Hindi marriage crisis. Hindi health crisis. Hindi leadership crisis. The greatest crisis in man's life is identity crisis. Hindi mo kilala kung sino ka, ano ka, sino ka sa kanya, anong meron ka sa kanya, ano kanya at anong ka meron ka. Kaya maraming tao, nag-aaway, nag-broken relationship. Kasi bakit? Hindi kilala ang sarili kung paano siya nilikha ni Lord. At yan ang tutulungan ko kayo, matuklasan ninyo ngayong gabi yan. Huwag kang aalis. Kung ang buhay mo ay punong-puno ka ng pag-aalala, uuwi ka na punong-puno ka ng pag-asa. Kung ikaw ay may sakit, I declare healing in Jesus' name. Kung ikaw ay may utang, makakabayad ka. Kung meron ka anak na nag-aaral, makakapagtapos yan at yan ay magagamit mo. Lakasan nyo. Lakasan nyo yung palakpak. Come on. Kaya sabi rito, ano mga, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was formless and empty. And the Spirit of God was hovering over the surface of the water. Darkness ay nasa palibot ng earth. Then God said, let there be light. And there was light. Kung may kadiliman ang buhay mo ngayong gabi, liliwanagan ka na Kristo. Ganyan ang buhay ko noon. Walang pag-asa. Sino ka ng benan? Sino ka ng asawa? Sino ka ng lahat ng tao sa barangay namin? Pero nakilala ko ang Panginoon. Yung sino ka, kinain niya ako at tinanggap. Makinig kay Megi. Makinig kay Megi. Ako po ay nagtuturo din sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Where in fact, ang isa sa mga natandaan ko nung Marawi Seeds, I guess ang ating presidente roon. Senador pa lang siya doon. At ako ay speaker. Siya rin ay guest din. May anim na bagay akong binitawan doon at bibitawan ko sa inyo ngayong gabi. Kung gusto mong makatiyak ng kaligtasan. Number one, sa ayaw at sa gusto mo, ito hindi mo pwedeng pasinungalingan at hindi mo pwedeng pasabalian na mangyayari at magaganap sa buhay mo. Number one, sa ayaw at sa gusto mo, tatanda ka. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo yung tsura ko. 65 years old na po ako. Hindi ko sukat akalain na tatanda ako. Tanggap ko na yung pagtanda. Sa ayaw at sa gusto mo, tatanda ka. Pangalawa, sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay ka. Lakasan niyo, amen. Ang tanong, nakatitiyak ka ba kung saan ka pupunta? Hindi, kailangan 100% save ka. Pangatlo, sa ayaw at sa gusto mo, darating si Jesus. At ang mga palatandaan ay nagaganap. Ang isang pinakamatinding palatandaan ay Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations. And then the end shall come. Hindi tsunami, hindi gera, hindi gutom. Hindi po yung lindol, hindi yung bagyo ang magpapad end of the world. Kundi kapag ipinish ng gospel of the kingdom. Take note, T-H-I-S, this gospel, singular. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Gospel of the kingdom. Tapos ang pag-usapan natin yung kingdom. Hindi kingdom ni Kibulo, hindi kingdom hall, hindi yung kingdom ng sino-sino. Kundi kingdom ng pinish ni Lord. Yung sinabi niya na, thy kingdom, thy will be, ignorance about the kingdom of God is ignorance about the will of God. Mahalaga po itong pag-usapan natin. Bakit? Kasi lahat ng pangailangan natin ay nasa gobyerno ng Diyos. Ang kailangan natin ay makapangyarihang gobyerno na pinag-aari ng Diyos. Si Christ ay hindi po siya religious leader. Sorry ha. Hindi siya religious leader. Siya po ay hari. The highest authority.
politically imaged, siya po ay hari. At may kaharian. At siya may mga pinagaharian. Kaya nga binubunagin ang isang tao to see and enter the kingdom of God. Pag ipinanganak ka sa Amerika, ano tawag sa'yo? Pag ikaw ipinanganak sa Amerika, ano tawag sa'yo? Nakasan nyo? American citizen. Pag sa Canada? Canadian citizen. Sa Australia? Australian citizen. Sa Pilipinas? Filipino citizen. Pag 60 years old na? Senior citizen. Yun, ganun na tayo. 60 na po kayo? Oh, magka-classmate pala tayo. Okay. Pag ipinanganak ka sa kaharian ng Diyos, ano tawag sa'yo, Brad? Pag ipinanganak ka sa kaharian ng Diyos, ano tawag sa'yo? Kingdom citizen. Kasi ang kingdom is a government. Hindi to religion. Hindi to kingdom ni Kibulo. Hindi to kingdom hall. Sorry ha. Ito yung pinangaral ni Jesus. It's all about the kingdom of God. Ito yung dapat ating priority sa buhay natin. That's why sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God. Pastor, ano ba yung kahariang ito? Nung na-experience ko ito, Pastor Noel, naging worry-free ako. 7 anak ko na kapag-aral na nakapagtapos lahat. Wala akong fixed income sa church. Ako ay missionary sa bundok, sa gubat, halos patayin. Pero hindi ako natatakot. Kasi kapag patay ka na kay Kristo, hindi ka na natatakot mamatay. Lakasan nyo. Lakasan nyo, amen. Mas malakas. Dahil tapat ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. David, katapatan. Pero ayan. Paki-assist lang yun. Pakinggan nyo awit na ito. Napakagandang awit. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Come on, sing with me. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo sa amin, walang hanggan. Karapat dapat kang luwalhatiin. Panginoon, ibuti mo sa katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso,
sa aming buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Karapat dapat kang mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, ialay. Noon, ngayon, magpakailanman. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Yung mas malakas na palakpak doon, yung mas malakas. Sabihin mo sa tatlong katabi mo, may 3K sa paglilingkod kay Lord. Sabihin mo, may 3K. Una, katapatan sa paglilingkod. Ano yung una? Pangalawa, kagalakan sa paglilingkod. Pangatlo, katapangan sa paglilingkod. Huwag kang mahiyang mag-review, sabihin na katotohanan. Ano yung tatlo? Isa pa, isa pa. 1, 2, 3. Okay. Ito namang aawit sa amin ay isa pa itong dating grabe itong batang to. Si Gilbert ay isang pastor na walang pag-asa. Maagang naulila at parang daga. Hindi malaman kung saan pupunta. Walang bahay, walang matuluyan. Pero naging pastor at ngayon po'y pinagpala ng Diyos. Siya po'y lumika ng isang awit, ang title ay God Will Heal You. Kaya kang pagalingin ni Lord. Ano, saan ka manasaktan, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen? God will heal you. Meron ba tayong ano? Pa-assist nga lang ng ano? Pa-assist nga ng mic stand, isang mic stand. Dalawang, kasi dalawang mics ang isa sa saxophone. Anyway, habang inaayos nila, tingin dito sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, ano ka? Tatanda ka. Pangalawa, sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay ka. Pangatlo, sa ayaw at sa gusto mo, darating si? Sino? Si Lord. Pangapat, sa ayaw at sa gusto mo, may paghuhukom. Saan ka pupunta? Panlima!
sa ayaw at sa gusto mo, maghahari ang Diyos. Maniwala kung hindi, hari siya. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pero ito pinakamatindi. Sa ayaw at sa gusto mo, mahal ka ng Diyos. Okay, go, brother. God will heal you everywhere you hurt. Just draw near to Him today. God will touch you just where you hurt. He will mend your broken heart. God will heal you everywhere you hurt. Just draw near to Him today. And God will touch you just where you hurt. He will mend your broken heart. Come to Him, come to Him, He is waiting for you. Come to Him, come to Him, He is waiting for you. God will heal you everywhere you hurt. Just draw near to Him today. And God will touch you just where you hurt. He will mend your broken heart. Come to Him, come to Him, He is waiting for you right now. Come to Him, come to Him, He is waiting for you. Come to Him, He is waiting for you. Come to Him.
God will heal you everywhere you hurt. Just draw near to Him today, and God will touch you just where you hurt. He will mend your broken heart. He will mend your broken heart. I said He will mend. He will mend your broken heart. Malakas na balak pa kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang uwi na hindi magaling. Huwag kayong hanap ng ibang pastor. Andiyan na yung mga pastor ninyo. Tingin sa akin, tingin. Mahalagang paalala. Kung sino yung pastor mo ngayon, yan na ang pastor mo kasi dumating si Lord. Yung hindi nagamit, mga rebelde yan. Mga rebelde. Ulitin ko ulit. Kung sino yung pastor mo ngayon, at kung anong church ka dumadalo, doon ka na magpakalago, doon ka magpagamit kay Lord. Huwag ka nang palipat-lipat. Konti lang, alam mo, Pastor, hindi ako yung kumbinsido. Ang daming hindi nag-amin. Isa pa. Lilipat ka? Makinig. Sisirain mo lang lalo relasyon namin. Sasabi mo, pangit doon. Listen very carefully. Ang mga taong palipat-lipat, mga mananampalataya palipat-lipat, mga orphan yan, mga spirit of fatherless. O tingin sa akin, ibalik mo sa ano, bago ako magtapos. Genesis 1:26 po. Genesis 1:26. Tingin kayo sa akin. But on the sixth day, lahat ng nilikha ni Lord ay ginawa niya sa pamagitan ng kanyang salita, the creative word of God. But on the sixth day, kailangan makilala mo yung sarili mo. Kung kilala mo lang kung sino ka, ano ka, anong meron ka sa kanya, sino ka sa kanya, ano mo siya, hindi ka ganyan. Ang agila, kaya lumilipad ng mataas, hindi nagpapapekto kasi agila siya, hari siya ng mga impapawid, hari siya ng mga ibon. Hindi nagpapapekto, ibon lang yun. Hebrews 12:28. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, so let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and offer God is a consuming fire. O tingin kayo sa pagkakalikha sa atin. But on the sixth day, then Elohim said, then God said, let us make man in our image after our likeness. Sa ibang translation na gagamitin ko na. So that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Let us make man. Tingin sa akin, anong klase ng tao? Hindi ka basta-basta. Alam niyo ba pag sinabing, likhain natin ang tao sa ating wangis at larawan, alam niyo yung word na, image? The glory in the nature of God, diyan ka nilikha ni Lord. Kaisip mo, kaugali mo ang Diyos, hindi ka basta-basta tao nung nilikha ka. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nag-motivate sa loob ng pagkakalikha ay kanyang pag-ibig. Love is sharing and giving. Tingin sa akin, tingin dito. Hindi ka basta-basta tao. Pastor, Christ in you. The Holy Spirit lives in you and the Father lives in you. May Diyos na nakatira sa'yo. Anong problema mo? Kung sino naghahari sa buhay mo, yun ang ugali mo. Ayaw nyo nang makinig. Kung sino ang naghahari sa puso't buhay mo,
yun ang ugali mo, doon ka magsasubmit. Lakasan nyo amin dito. 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 Doon. Yung mga nasa bleachers. O, palakpakan natin ang Panginoon na malakas na palakpakan. Yung malakas na palakpakan na talaga naiintindihan yung pinagsasabi natin. Come on. That's why. Yan ay na-loss. What Adam lost, Jesus restored. And thank God, binili tayo ng dugo ni Jesus sa Father. Ang ating unang identity is son. Luke 3:38, Adam, the son of God. Kaya nung nakasalang unang anak, ang ibinigay din ng Diyos ay kanyang anak para magbunga ng maraming anak. At kapag naging anak ka ng Diyos, yung DNA ng Father, DNA, divine nature activated, magiging kaugali mo ang Diyos. Tingnan nyo, ako po ay almost 30 years mahigit na sa body of Christ. Tingnan sa akin. Siguro alam yung kantang, pag-isahin mo, lagay mo nga sa G, sir. Pag-isahin mo, lakasan nyo. Pag-isahin mo, bigkisin lang yung pag-ibig. Genuine unity is a byproduct of being one mind, one heart, one spirit, one vision, one mission statement, one blood, one Christ, the head of the church. Lakasan nyo. Kaya ang inihiling ni Lord unang-una ay pagpapakum, baba. Nung dumating si Jesus dito, ang una niyang lumabas sa bibig niya ay, repent, for the kingdom of God has arrived, has come, is here. Repent, go back to your higher place. Change the way you think, change your mindset. Itama ang mga mali. May pag-asa ang Pilipinas. May pag-asa ang Dipakulaw. God bless Dipakulaw town. Ibi-bless ni Lord ang inyong mga pastor, ibi-bless ni Lord ang inyong mayor, ibi-bless ni Lord ang gobernador. Lahat ay ibi-bless ni Lord kapag si Christ ay naghari sa kanilang mga puso't buhay. So, i-define natin ang politician. Ang politician is uplifting moral, economic, spiritual values sa mga mamamayan. Yan ang talagang politician. So, hindi lang sa physical. Kaya mga lingkod din sila ng Diyos na dapat natin ipanalangin. Wala na nag-amin. Wala, hindi kayo nag-amin. Wala, hindi niyo sila pinag-pray. Paano tayong mabubuhay ng quiet and peaceable life? Kami ho, kada araw mayroon kaming prayer para sa bansa. O, dito tingin. Sa akin pagtatapos, ipakibalik nga ho uli. Sa akin pagtatapos. Then God said, let us make man in our image and our likeness.
And the word likeness, doon muna tayo sa image. Tingin sa akin. The word image, speak about the glory. We are created in the glory of God. Yung invisible God, Spirit God, nagmamanifest sa ating mga buhay. Dapat tamang, katulad kanina, si Mayor, may representative. Sino yung representative ni Mayor? Asan na yun? Tayo pa nga po, mahal na lingkod ng bayan. Okay, hindi niya dinagdagan, hindi niya binawasan, or else hindi siya tamang representative. Pakikinig. Tayo pong mga mananampalatay, mga Kristiyano, it's sad to say na misrepresent natin ang Diyos sa ating kapitbahay, inaway, pastor inaway, pastor ng away, mga utang na hindi binabayaran. Galit na kayo, makakauwi pa ba kami? Ha? Na misrepresent natin ang Diyos sa ating mga buhay. But now it's about time para bumawi tayo. Nakasan nyo, amen? Ang pag-asa ng di pakulaw ay si Kristo, but the last hope is you, Christ in you, the hope of glory. Yung palakpak na naniniwala. Paano marirestore ang image and likeness ni Lord? Marirestore ang image and likeness ni Lord sa pamagitan ng image ni Christ sa ating mga buhay. Kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang dating pagkatao ay wala na, siya ay narito pa ang naging mga bago. Amen! Tingin sa akin, nung lumika si Lord Pastor Noel ng isda, nilagay niya sa dagat. Walang swimming lesson sa isda. Walang swimming lesson sa isda. Kinrate niya ito, ang habitat at ang environment ay sa tubig. Alisin mong isda sa dagat, ano mangyayari? Ulam siya, ulam. Mamamatay. Bakit? Kasi ang environment niya ay dun lang sa tubig. Nung nilika ni Lord ng tao, ang environment niya, nilika ka para sa presence ni Lord. Kaya meron tayong ano yan? Made to worship. Nilika ka ni Lord para sa kanyang presensya. Pag umalis ka sa presensya ng Diyos, umalis ang presensya ng Diyos, ang Holy Spirit na grieve, delikado ka. Kaya nung nagkasala sa Eva at Adan, ang Holy Spirit ay na-recall sa trono. All have sinned and come short of the glory of God. But praise God, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap mabuhay. I sense in my spirit bago ako magtapos. Marami sa inyo discouraged sa pananalapi, discouraged sa leadership, discouraged sa nakikita mo, but I have a good news for you. Gusto kong ipakilala sa inyo ang kagandahan ng kaharian ng Diyos. Anong kagandahan ng kaharian ng Diyos? May hari. May Ama, may Holy Spirit, and all your needs are available. Worry-free. Huwag mong pilitin mabuhay. Pag ang Holy Spirit ay nag-take over sa'yo, mabubuhay ka. Huwag niyong pilitin ang ministry, mga pastor. Pagka-partner niyo ang Holy Spirit, may enjoy niyo ang ministry. Kahit mahirap, may joy. Lakasan niyo, amen. Mas malakas. At sa gabing ito, i-restore ni Lord lahat ng nasilang relasyon sa pamilya nyo, sa ministry, at sa bawat isa sa atin. Because God is a relational God. Ayaw niya na may broken relationship. Lakasan niyo, amen. Yung malakas namin. Ito pa. Pero kinakailangan natin magpakumbaba. Huwag nating siraan ang ating kapwa. Alam niyo ba, mga pastor, mga kapatid, pag ikaw pala ay nag-chismis, nag-marites, ikaw ay merong murderer spirit. Mamamatay tao ka! Tanungin mo yung katabi mo, ilan na pinatay mo? Sabihin mo sa katabi mo, last na yun. Paano ka magiging intercessor standing between the gap? Kung ikaw mismo ay may gap, nagkakars ka, nagpipraise ka, tapos nagpipray ka, paano nangyari? Hindi didinggin yun ang panalangin mo?
That's why sabi ng Bible, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sins and will heal their land. Amen? Yes. Gusto niyo ba ang tipakulaw ay lalong bless ni Lord? Yes. Taas ang kamay, taas ang kamay. Mamaya mag-pray tayo para sa ating mayor, para sa ating vice mayor, sa mga konsehal ng bayan at sa lahat ng mga opisyalis. Ibi-bless natin siya. Don't say bad words sa kanila. Amen! O yung malakas na palakpak ulit sa Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo. O Diyos. O Diyos. Sa buhay ko. Kaya niyo bang ilakas? There is a healing touch right now. Napakabuti mo. Ilakas natin at ipagsigawan na napakabuti ng Diyos. Come on. Kaya ba natin isigaw? The Lord is touching you right now. Come on. Touch Him by your faith. Lift your hands higher. Oh, Diyos. Lahat ng mga kamay sa buhay ko. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Sambahin ang lahat ng iyong mga nilikha. Pasalamatan ka, itataas kita. O Diyos, kay buti mo, tapat at dakila. Tayong lahat, napakabuti mo. Come on, tayong lahat ay tumayo. Mabuti mo. Ikaw ng malakas, come on. Napakabuti mo! O Diyos, sa buhay ko. Napakabuti mo. Grabe ang presence ni Lord, matindi. Pinang lahat ng iyong mga nilikha. Pasalamatan ka. Itataas kita. O Diyos, kay buti mo. Tapat at... Mga babae lang. Purihin ka. Come on, purihin ka. Bahinang lahat
God at lahat ng mga kalalakihan, mas malakas. Purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ang lahat ng iyong mga nilikha. Pasalamatan ka, itataas kita, O Diyos, kay buti mo dapat at napakabuti mo. Itaas natin ating mga kamay. Come on. Napakabuti mo. Grabe ka, Lord! Instrument ka mo, napakabuti mo. Napakabuti mo. Hallelujah. Napakabuti mo. Napakabuti mo. O Diyos, sa buhay ko. Buti na lang hindi ka pa namatay. Binigyan ka na Lord ng pagkakataon na makapagsisi. Ngayong gabi, paano ka ba magiging tagakaharian? Repent. Blessed are the poor in the spirit, for there is a kingdom of heaven. Change the way you think. Believe the good news of the kingdom of God. Ang kingdom ay isang kaharian o teritoryo, isang gobyerno na Diyos na Espiritu, na hari, na kanyang pinagharian. At sagot ng hari ang lahat ng kanyang mga mamamayan sa lahat ng kanilang pangangailangan. At ang kagandahan ng kaharian ito, protected ka, secured ka, provided ka, safety ka. Yan ang kagandahan ng kaharian. Mabubuhay ka rito na kung saan worry-free and pressure-free. Ang sarap ang buhay ng worry-free and pressure-free. Kaya lang, itama mo ang iyong priority. The word seek means to go after, to run after, study, learn my kingdom, pursue my kingdom, discover my kingdom, and walk always in the line of the righteousness of God sa gobyerno ng Diyos. Gobyerno pang dala-dala namin, hindi po ito reliyon. Because God is a king, the highest authority. In the book of Isaiah chapter 33 verse 22, the Lord is my judge. The Lord is my lawgiver. The Lord is our King. He will save us. Ulitin ko, Isaiah 33 verse 22. The Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our King. Siya yung hawak niya judicial system. Hawak niya ang legislative. Hawak niya ang executive. At tayo ang kanyang mamamayan. Kailangan maging mamamayan ka ng kaharian. Darating ang panahon na darating si Jesus upang dalhin tayo sa wala hanggang kaharian. Ang tanong, kasama ka ba? Kung hindi, mahal ka ng Panginoon. Ngayong gabi, pagkakataon na maibalik mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Paglapit mo rito, hindi ka tatanggap ng reliyon. Hindi ito para sa salvation mo, kundi ito'y pagtanggap sa mensahe ng paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, Lord.
Sino ngayon gabi magsasabi, Pastor, nais kong makalaya sa lahat ng uri ng kalungkutan, sa lahat ng uri ng anxieties, depression, at nais kong makilala ng lubusan ng aking hari, at nais kong sumunod sa kanyang kalooban. Pumunta ka sa harapan at nais kitang i-bless. Pagkanta ko ng kay buti-buti mo, Panginoon. Pagkanta natin ng kay buti-buti mo, Panginoon, takbo sa harapan. Okay? Kay buti-buti mo, Panginoon. Bilis! Sa lahat. Sino magdi-decision ngayong kagabi at sasabihin niya, Lord, let your kingdom come, your will be done sa buhay ka, sa buhay mo. Come on, takbo! Takbo! Huwag mo na silang hintayin kung ayaw nila. Kung ayaw nila, kanya-kanya decision to. God bless you. God bless. Kay buti-buti mo. Sino po ngayong gabi ang tumatanggap sa mensaheng ito? Na ipanumbalik ang iyong disenyo, ang iyong purpose, ang iyong identity. Takbo sa harapan. Bilisan niyo po. Bilis! Sino mag gusto mag-surrender ng buhay kay Lord? Takbo, bilis! Bilisan niyo po, bilisan niyo. Move quickly! Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ikay, walang sino pa po? Tunay kang ikay, sino pa amin na kailangan ng kaharian ng Diyos sa kanyang buhay? Come on! Father, good pleasure to give you the kingdom. Last imparting word. Kung na-born again ka, ano nakita mo? Kung na-born again ka, anong pinasok mo? Sabi ng Bible, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Because of our ignorance about the kingdom. Wrong priority is idolatry. Kaya ka nabubuhay ng worry, tapos pag-worry kasi mali ang priority mo. Living outside the kingdom of God, living outside the will of the Father is the greatest tragedy in life. Hindi lang ito tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, mga kapasok sa kananalangin. Yun lamang gumagalap ng kalooban ng Ama. Paano malalaman ang kalooban ng Ama kung wala ka sa loob ng kaharian? It is a real kingdom, a spiritual kingdom, but it manifests in the physical. Spiritual reality. It is a now kingdom, the present kingdom na pinit si Jesus. Ngayon, bago ako magtapos, sino pa ang lalapit sa harapan at tinatanggap ang mensaheng ito ng paghahari ng Diyos? Come in front. Come on. Come on. Bilis. Takbo. 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 Bilis. Yan. God bless. God bless. Dali. Kahit pastor tayo, kahit pa sino pa tayo, kailangan mo ng paghahari ng Diyos. God bless you. Sino pa? Sino pa? Bago tayo magtapos, sino sa gabi kita magsasabi, Panginoon, makinig kami kaya maraming kumakanta ng Lord, I give you my heart. Sasabi, ay, akin yung heart mo eh. Give you my soul. Akin yung soul mo. I live for you alone. Every breath that I take, akin yung hininga mo. Ang ibigay mo sa akin, ang suko mo sa akin, ang iyong will. Kung kanino mo sinusurrender ang iyong will, yun ang hari at Panginoon ng buhay mo. Oh, sige, sino gusto mabuhay sa kalooban ng Ama? Come in front, bilis.
at magpipray ako na mabuksan ka sa mensahe ng kahariyang ito. Takbo! Hallelujah! Maniwala kayo, your life will never be the same again. Mabubuhay ka na nagsasubmit sa magulang, nagsasubmit sa pastor, nagsasubmit ka sa asawa. Napakasarap na mabuhay na ang buhay ay pinaghariyan ng Diyos. Tingin kayo sa akin, dito kayo tumingin, bago ako bumaba, bago ako mag-pray. Dito hindi pinag-uusapan kung gaano ka kasipag sa gawain. Ang pinag-uusapan, pinaghaharian ka ba ng Espiritu ng Diyos? Pinaghaharian ka ba ng Diyos? Sinusunod ba ang kanyang kalooban? Kasi hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, mga kapasok sa karan ng langit. Yun ang gumagarap ng kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Let your kingdom come, your will be done. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Oh, naintindihan nyo? Kaya wala tayong pinag-usapang reliyon dito. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Pahalagahan mong kamatayan niya sa krus. Siya inilibing at ikatong araw na buhay na magmuli para ihanda ang pagbabalik ng Holy Spirit sa buhay mo. Gusto niyang eradicate lahat ng kasalanan mo. Wala kang ambag sa biyaya. Biyaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Lahat ay grace ni Lord. Wala kang ambag sa biyaya. Siya rin nagbigay ng pananampalataya. Nais lang ng Panginoon. Sampalataya lang mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At siya'y nabuhay na magmuli at nais niya maghari sa iyong puso't buhay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Come on. Sirin yung tasang kamay. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Sa bawat araw. Natin ating kamay sa bahagi ng ating puso. Now, bigyan natin ng isang minutong katahimikan. Ano ang reply mo? Ano ang response mo sa mensaheng ito? Gusto ni Lord na maghari lubusan sa buhay mo. Hindi reliyon. Hindi pagsali sa reliyon. Hindi pagpapakabuti. Kundi pagsisisit pa na ng palataya sa Panginoong Jesus na siyang hari at Panginoon ng iyong buhay. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi mahalaga sa kung ano yung nakaraan mo, ang mahalaga sa kanya yung decision mo ngayon. Kung gusto mo magbago ang buhay mo, ngayon, bukas, mag-decision ka ng tama ngayon. Kung ikaw isang kabataan na naglilingkod, may jowa, bitawan mo, ang dami mong pwedeng talikuran, magpunta talikuran ng Diyos. Ang dami ngayong kabataan na lihis, mga naglilingkod, walang panahon sa Panginoon, walang panahon sa Biblia, sa pag-meditate na Word of God. Tutugtog, may panahon, pero wala sa personal nilang buhay, wala. Go back to the kingdom of God. Go back to your first love. Hallelujah. Urabah, syarabah, kandalhande. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, sa aming buhay. Maghari ka, maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Mapasa amin ang iyong kaharian, sundin ang iyong kalooban, dito sa lupa, gaya ng sa langit, maghari ka ng lubusan, maghari ka. I decree and I declare, kingdom take over sa inyong mga puso. I decree and I declare, kingdom take over sa inyong mga iglesia. I declare and I decree kingdom take over sa buhay ng bawat isa. Na from now on, magiging submissive tayo sa grace ni Lord, sa ating mga superior, sa ating mga pastor, sa ating mga magulang, sa ating mga namumuno sa atin. At higit sa lahat, I decree and I declare restoration ng iyong identity as a son of God, a
as a kings and priests, as an ambassador, as a bride of Christ, na habang inihintay mo pagbabalik ni Lord, magintapad hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, amen. Tingkay sa akin, bago ako magtapos. Wala, bitaw na nyo. Bibitawan ko na yung microphone sa isang kantang last na kanta. Una, salamat sa buhay ni Pastor Noel at kay Pastor sa kanilang pag-invita. Tingin sa akin, kung sino ang pastor mo ngayon, yan na ang pastor mo. Wala ka ng karapatang lumipat. Wala kang magagawa, narinig mo na ang kingdom. Ang kingdom is submission. Hindi to dictatorship. Pagagandahin ang buhay mo. Nakikinig? Mamaya, pagbilang ko ng tatlo, puntahan nyo yung mga pastor ninyo and say word of appreciation. Pastor, maraming salamat. Pinagtiyagaan mo kami. Salamat. Pinanalangin mo kami. Salamat. Minahal mo kami. Salamat. Inalagaan mo kami. Salamat, Pastor. Wala mo kaming may balik. Pero ikaw pa rin ang magiging pastor mga sa pagbabalik ni Lord. At i-bless nyo ang inyong mga pastor. Wala na naman na gamin. Oh, pagbilang ko ng tatlo, ha. Pagbilang ko ng tatlo, ha. Say a word of appreciation sa inyong mga pastor. 1, 2, 3, go! Dapat kailan pa man. Puntahan niyo yung pastor niyo. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita sa sayo at kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya. Puntahan natin lahat ng mga pastor. Lagi kang go! Sasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pwede ba lahat tayo tumayo? Tayo tayo lahat. Yan, tayo. Ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala na ibang Diyos. Tayo po tayo lahat. Come on! Okay, ganito gagawin natin bago kami umupa at umuwi. Kumuha ng partner, dalawa-dalawa, hawakan ng kamay at isayaw. Go! Nakikin pa sa iyo, mamahal o mapapagka. Ikaw ang Diyos na dapat kailan. Sayawan na, DJ! Sa palakpak sa Lord. O, bago pumitawan ang microphone, ha, tingin. Pag sumigaw ako ng mabuti ang Diyos, isisigaw ninyo noon, ngayon, bukas, at magpakailanman, hindi siya nagbabago. Okay, ano isisigaw ninyo? Bukas, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Sabay lundag, hallelujah! Okay, ayan na, ayan na. Mabuti ang Diyos! Noon, ngayon, bukas at magpakailanman, hindi siya nagbabago. Hallelujah!
God bless the Bacolod Town! Isang minutong palakpak sa Panginoon na may kasamang sigaw. Woo! 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 Amen! Hallelujah! Praise God! Alam ko nagising-nagising pa kayo. Amen! Hallelujah! Tinatawagan ko po ang si Pastor Sunny Jacob po, the chairman of Harvester, and Pastor Elmer, the chairman of DMF, Pastor Noel, and the vice chairman, Pastor Mario Kibet. Please come forward po and we will award the certificate of appreciation to our guest speaker tonight. Dahil sobra po tayong napagpala, marami pong pagpapala na ibibigay si Lord sa ating guests. Amen. Kaya ngayong gabi ay bibigay po natin ang ating Certificate of Appreciation to our guest. Nasaan na po yung ating mga ano? Kayo na po ang magbitbit nito at kayong magbigay kay Pastor. Of course, this is the Certificate of Appreciation. Babasahin ko lang po, Certificate of Appreciation. The certificate is proudly presented to Pastor Luis Mael D. Baljumaro in appreciation for blessing the congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the Dipakulaw Night of Praise and Thanksgiving. Given this 21st Day of November 2023 at Dipakulaw Sports Complex, Dipakulaw, Aurora. Signatured by Reverend Noel M. Amansek, Secretary of DMF, and Reverend Elmer Salvachera, DMF Chairman. Ayan, so, saan kaya... And almost I almost forget. Mayroon din po tayong cash na ibibigay po kay Pastor. Salamat po sa ating po. Salamat po sa ating municipal na nagbigay din po ng ating love gift kay Pastor. And also the one token is from the tourism. Maraming mong salamat. Kung gusto niyo ko pong makarinig ng mga bagong awit namin, Luis Baldomaro YouTube channel. Marami pong salamat. God bless you. God bless Dipakulaw Town! Mabuhay ang Dipakulaw Town! Pagyamanin kayo ni Lord at protection na ng Lord ang inyong bayan. Amen! Ako, grabe. Ang lakas ng boses ni Pastor. Dapat malakas din kayong sumagot. Amen! Kailangang talunin natin yung sound sa tabi. Baka nadidistract kayo. Ayan. So, pakikamay ulit yung inyong katabi. Huwag ka munang uuwi kasi hindi pa tayo tapos. Amen. Ngayong gabi naman, ay tinatawagan ko ang isang pastor ng Dipakulaw din. Aywan ko kung ano ang sasabihin niya sa ating lahat. I'm calling Pastor Rene Gonzalez to please come forward. Where are you, Pastor? Pastor... Ayun, andun lang pala sa malapit. Ayan. So, abangan po natin kung ano po ang sasabihin ng ating mahal na pastor. Kasla ni Mong. Okay, magandang gabi po. At salamat sa Panginoon at ngayon po ay tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen.
At dahil pinagpala po tayo ng Diyos, tayo po ay busog ng pagpapala ng ating Panginoon sa oras na ito. Amen. Kaya pumalakpak nga po lahat ng Kristiyano. Pumalakpak ang hindi Kristiyano. Okay, salamat at walang Kristiyano. Puro Kristiyano po tayo, amen. Kaya sa oras pong ito, lahat po tayo ay pinagpala ng Diyos. Kaya tayo po ay magbibigay upang lalong pagpalain at patuloy na pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Kaya binibigo po sa mga maam. O sige po, at bago po natin bigay yung ating kalog, tayo po'y manalangin. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah Jesus. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapala mo sa amin. Salamat po sa iyong mayaman na salita na aming narinig sa gabing ito na nagbigay ng kalakasan, pag-asa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na mahal mo ang dipakulaw, mahal mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, kaya sa oras na ito ay patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan dahil ikaw ay Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan at Diyos na buhay na sa amin ay patuloy na gumagabay. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, Lord, salamat po sa lahat ng mga pagpapala mo sa bawat sa amin at narito po ang aming mga handog, ibibigay po namin na may patuloy mo itong pagpalain at ito po ay magamit namin, O Diyos, sa patuloy na gawain ng Dipakulaw Ministerial Fellowship dito po sa aming bayan ng Dipakulaw. Salamat po, Ama, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pastors po ng Dipakulaw, umakyat na po. Pakibilisan lang po. Tayo po ay isasabay sa ating mga worship team. Dali na po. Lahat po ng pastors ng Dipakulaw, tumakbo na po sa harapan. Ayan. Sige na po. Para makikita rin yung ating mga mukha sa gabing ito. Mga lingkod ng Diyos ng Dipakulaw. Nuulit ko po, wala pa pong uuwi at hindi pa tayo tapos. Amen. Lahat po ng pastors, amen. Amen. Sasabay lang po tayo sa kanila at alam na alam po natin yung ating aawitin. Ayan. Ayan po, nandito na po bang lahat? Nakaakyat na po bang lahat? Ayan, alalayan po yung ating mother. Ayan, pakiwait lang ha, marami tayong pastors. Ayan. Agsala kay natan araw na yo.
Panginoong Diyos. Amen! Hallelujah! Mayroon pa ba tayong mga officials dyan? Kasi ipagpe-pray po ng ating guest speaker. Nandyan pa po ba sila, ang ating mga officials ng Dipakulaw? Sige po, kung mayroon pa pong natitira, mag-come forward na po at we are requesting our guest to pray for you po. Mga officials po ng ating bayang Dipakulaw. Dali na po. Ayan. Mga officials ng bayan ng Dipakulaw. Tumayo na po kayo para po kayo ay ma-bless. Konsehala Joanna, I see you out there. Sige po, kung may mga barangay officials din po dyan, tumakbo na po sa harap. Ayan, binibigay po namin ang mic para sa ating guest po to pray for our officials. Ayan, sige po lahat po, kahit mga barangay officials dyan. Hallelujah. Lagay po natin ating kanang kamay sa ating mga puso. Gracias.